Hello, my loves! Ako po si Pamela Clamil, ang narrator ng Lady Pam. Ang title po ng kwento natin ngayon ay Kaibigan Lang. Simulan na po natin ang kwento. Magandang araw sa iyo, Miss Pam. Tawagin niyo ako sa pangalang Bert. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito ay naging karanasan ng aking tiyo Caloy noong minsan siyang pumunta sa kanilang probinsya. Nagbakasyon kasi siya sa lugar ng kanyang Lolo Roman dahil nataong wala siyang pasok noong mga panahong iyon. Bale, tawagin na lang din nating Lolo Roman ang kanyang abuelo rito sa aking ikukwento. Tandang-tanda pa ni Tiho na buwan ng Mayo noon nang lumawas siya sa probinsya ng kanyang abuelo. Pagdating niya roon, buong puso siyang tinanggap ng kanyang lolo. Mabuti naman at naalala mo ako, Caloy. Wala akong kasama rito at mainam dahil nandito ka. Hanggang kailan ka ba rito? Sabi ng kanyang Lolo Roman. Nang mga panahong iyon, napaisip na ang aking tiyuhin. Makaraan ng ilang saglit, nagwika siya. Siguro, Lo, mga Hunyo o Hulyo, uuwi na ako. Malapit na din kasi ang aming pasukan. Kaya, hindi ko yun dapat palalampasin. Sabi niya. Napatango naman si Lolo Roman sa sinabi ni Tiho. Nang mga panahong iyon, nagpa siyang magkatay ng manok ang abuelo ni Tiho upang meron silang ulam ng gabing iyon. Maganda sigurong gumala dito sa inyong lugar, hindi ba, Lo? Sabi ni Tiho. Napangiti ang kanyang lolo sa kanya at saka sinabi nitong marami nga at kadalasan ay mga talon. Subalit, noong sabihin ni Tiho na nais niyang gumala kinabukasan, biglang natahimik si Lolo Roman. Sa kadahilan ng iyon, napatanong si Tiho Caloy sa kanya. Bakit, Lo? May problema po ba? Tanong nito. Wala naman. Hindi mo pa kasi pamilyar ang lugar na to. Kung ako sa'yo, huwag na huwag kang basta-bastang gagala rito mag-isa. Sabi ni Lolo Roman. Napakunot noo si Tiho Caloy sa winikang iyon ng kanyang lolo. Napaisip siya. Subalit nung magwika si Lolo, ay tinuon niya roon ang kanyang pansin. Tayo ka lang sa lugar na ito. At di mo ba kabisado ang mga lugar dito? Lalong-lalo na ang mga tao. Marahil ay di na bago sa iyong tungkol sa mga aswang. Napatango si Tiho Caloy at saka pinagpatuloy ang kanyang pakikinig sa sinasabi nito. Ayokong pagdiskitahan ka ng mga nilalang na iyon. Tayo ka at paniguradong magiging mabango para sa kanilang samyo mo. Noong mga panahong iyon, nakaramdam ng pangingilabot sa buo niyang katawan ng aking tiyuhin. May pag-aalinlangan siya tungkol sa mga sinasabi ni Lolo Roman. Totoo po bang mga aswang na iyan? Tanong niya. Natahimik si Lolo Roman at saka saglit ang nag-isip. Napatingin siya sa kalendaryo at saka muling nagwika. Totoo ang mga aswang. Sa katunayan nga ay mayroon akong kaibigang aswang. Sabi ni Lolo Roman. Tumoble ang takot na naramdaman ni Tiho Caloy. Nagtaka siya dahil panay ang titig ni Lolo sa kalendaryo. Dahilan para tanungin siya ni Tiho. Lolo, bakit panay ang titig mo sa kalendaryo? Nang mga panahong iyon, humakbang si Lolo Roman papalapit sa kalendaryo at saka kinuha iyon. Lumapit siya kay Tiho Caloy at saka pinakita rito ang bagay na iyon. Araw ng Martes ngayon, hindi tayo dapat nag-uusap tungkol sa mga aswang. Bakit naman, Lo? Tanong ni Tiho. Napailing si Lolo Roman. Madidinig nila ang sino mang nag-uusap tungkol sa kanila. Para kasing mas umiiba yung kanilang pakiramdam kapag ka mga ganitong araw. Sinabi rin ni Lolo Roman na mas nagiging malakas ang mga nilalang ng kadiliman kapag ka ganong oras. Nakakatakot naman po. Sana walang aswang na pumunta rito. Sabi ni Tiho Caloy kay Lolo Roman. Huwag kang mag-alala. Walang makagagawa ng masama sa iyo rito hanggat nandito ka sa aking poder. Sabi naman ni Lolo Roman. Napatango naman sa kanya si Tiho Caloy at saka nagpasalamat. Noong mga panahong iyon, tumulong na lamang si Tiho Caloy kay Lolo Roman. Aniya,
para mapadali ang kanilang trabaho at nang makapagkwento pa si Lolo. Bandang alas 7 ng gabi, habang nagkahaponan ng maglolo, may kung anong napansin si Lolo sa kanilang paligid. Nakaramdam ka rin ba ng pagkalansangan ng panahon? Tanong nito. Natigilan si Tiyos sa kanyang pagkain at saka nagmatsyag sa kanilang paligid. Oo nga, Lo. Parang maalinsangan ng paligid. Bakit, Lo? Ano bang pinapahiwadag ng pangyayaring ito? Tanong ni Tiho. Napatitik si Lolo Roman sa nakabukas na bintana. Tumayo siya at saka nilapitan iyon. Pagkatapos, isinara. Pagbalik niya sa kanyang inuupuan, doon na siya pabulong na nagwika kay Tiyo Caloy. May aswang sa paligid ng ating bahay. Marahil naamoy ka nila dahil isa kang dayo. Sa winikang iyon ni Lolo Roman, parang malalaglag ang puso ng aking juhin sa takot na kanyang nararamdaman. Ano ang ating gagawin? Tarantang tanong ni Tiyo Caloy. Napangiti si Lolo Roman sa kanya at saka kalmadong nagwika. Ipagpatuloy na lang natin ang ating pagkain. Malamang, naging kuryoso sa iyo yan. Maya-maya, aalis din iyan. Sabi ni Lolo Roman. Kaya nga ng sinabi ni Lolo Roman, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain. Hindi na muna nila pinansin ang pagkalansangan ng panahon. Kasi, mas ninanamnam nila ang sarap ng tinolang manok. Pagkatapos nilang kumain, sinabihan ni Lolo si Tiho. Huwag kang gagawa ng ingay. Pumasok ka sa silid at aalamin natin kung nakalis na nga bang aswang o hindi pa. Napatango si Tiyo Caloy kay Lolo Roman at saka sinabing susundin niya ang mga sinasabi ni Lolo. Pumasok nga si Tiyo Caloy sa silid at noong naroon na siya ay nagmatsyag na rin siya sa paligid. Si Lolo Roman naman ay naiwan sa kusina at may kung anong inaasikaso. Walang ano-ano, nagulat si Tiyo Caloy kasi may kung anong kumalabog sa ipabaw ng kanilang bubungan. Nakaamoy na rin siya ng samyo ng tila dumi ng manok at putik. Ano kaya iyan? Tanong ni Tiyo sa kanyang sarili. Hindi gumawa na kung anumang ingay si Tiyo. Nagmatsyag siya sa kanyang paligid at nagulat siya noon nang makarinig siya ng mahinang paghuni ng tiktik. Mukhang aswang yan ah! Pulalas niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, ang paghuni ng titik na iyon ay sinabayan ng pagkaluskos. Nang mga panahong iyon, nawari ni Tiyo Caloy na sa bubong nagmumula ang pagkaluskos. Nakaramdam siya ng takot, kaya pinalak niyang tawagin si Lolo Roman. Akmang tatawagin na sana niya ang matanta, subalit narinig niyang sumigaw iyon. Kilala kita, kaya huwag na huwag mong gaganyanin ang apo ko. Napailing ako sa sinabing iyon ni Lolo. Walang ano-ano, parang naggalit ang aswang sa ginawa ni Lolo Roman. Sa kadahilan ng iyon, pinagmumura siya ni Lolo. Bakit? Kung matapang ka, sige, lalabas ako ng bahay. Pero sa oras na lalabas ako, susubukan ko ang galing mo. Muling sigaw ni Lolo. Noong sabihin iyon ni Lolo Roman, biglang naging tahimik na ang paligid. Animoy tumiklop na ang aswang ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga na lang si Tiyo Caloy nang maisip niyang baka umalis na ang aswang. Paglipas ng ilang sandali, pumasok si Lolo Roman sa silid kung saan naroon si Caloy. Ayos ka lang ba rito? Tanong ni Lolo Roman. Napatango si Tiyo ng mga sandaling iyon. Kahit kasi natatakot siya, agad naman iyong napawi noong maitaboy na ni Lolo ang nasabing aswang. Kilala niyo po ba yon? Biglang tanong ni Tiyo Caloy kay Lolo Roman. Napangisi ng abot sa tenga ang matanda at saka nagwika sa mahinang boses. Hindi. Sinabi ko lang iyon para matakot sa akin. Mukhang seryoso kasi siyang aaswangin ka. Sabi ni Lolo Roman. Napailing si Tiyo Caloy noong mga sandaling iyon. Eh, hindi po ba? May kakilala kayong aswang? Agad namang tumango si Lolo Roman. Sa katunayan nga, ay kaibigan ko pa iyon. Sabi niya. Dahil nabuksan na nila ang tungkol sa aswang na kaibigan ni Lolo, naging sunod-sunod ang pagtatanong sa kanya ni Tiyo Caloy. Tum-
tumagal ang kanilang pag-uusap hanggang sa mag-alas 12 na ng hating gabi. Noong mga panahong iyon, pareho silang nakaramdam ng antok. Kaya, napagpasya nilang matulog. Kahit paano, ay wala ng aswang na nambulabog sa kanila hanggang mag-umaga. Bandang alas 9 ng umaga, nabulabog si Natiyo dahil sa pagtawag na mula sa labas ng bahay ni Lolo. Lolo, mukhang may tumatawag sa labas. Boses matanda. Sabi ni Tiyo kay Lolo Roman. Sige, pero sandali lang. Magtago ka muna sa silid at huwag kang lalabas hanggang sa tawagin kita. Magtatanong pa sana si Tiyo kay Lolo Roman. Subalit, pinilit na siya nitong pumasok sa silid. Walang nagawa si Tiyo, kundi ang sundin ang sinabi ng kanyang abuelo. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng silid at saka nakinig sa kung anumang pinag-uusapan ni Lolo Roman at ng kung sino mang matanda na tumatawag sa kanya sa lapas. Noong mga panahong iyon, lumabas si Lolo Roman sa kanyang bahay at saka inalam kung sino ang sinasabi ni Tiyo Caloy na matandang tumatawag sa kanya. Ikaw palagi mo, ano ba ang kailangan mo? Tanong ni Lolo sa kanyang kaibigan. Napangisi ang matanda at saka napatitik sa bahay ni Lolo. Nasaktong tumitig siya sa silid kung nasaan si Tiyo. Kaya nakaramdam ng kaba si Tiyo Caloy. Dahil di sumagot ang matanda, muling inulit ni Lolo ang kanyang tanong. Nang mga panahong iyon, halos pigil na pigil sa paglalaway ang kaibigan ni Lolo. Wala, tiningnan ko lang kung may ibang tao rito. Sabi ni Gimo. Napailing si Lolo. Sinabi niyang wala siyang kasama at kung meron man, kahapon pa yun at pinauwi na niya. Napatingin lang kay Lolo ang matanda at sakang muling tiningnan ng bandang silid kung saan naroon si Tiyo Caloy. Sige na Roman, may pupuntahan pa kasi ako. Sabi ni Kimo habang nakangiti pa rin. Bago iyon umalis, muli pa niyang sinulyapan ang bahay ni Lolo at parang inaalam kung nagsasabi siya ng totoo. Huwag na huwag kang gagawa ng di maganda sa akin. Kaibigan kita. Pero kapag ka may kinawa kang labag sa aking kagustuhan, masama rin akong kaaway. Sabi ni Lolo. Parang di iyon narinig ni Kimo. Nagpatuloy lang iyon sa kanyang paglalakad. Tinitigan lang siya ni Lolo Roman hanggang sa tuluyan na iyong nakalayo. Nang matanto ni Lolo na di na niya natatanaw si Kimo, tali-tali siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Caloy! Caloy! Pagtawag ni Lolo kay Tiyo. Nang mga sandaling iyon, lumabas na si Tiyo Caloy sa silid at saka nagtanong siya kay Lolo. Lo! Ano ba ang kailangan ng matandang iyon? Hindi agad sumagot si Lolo Roman. Dahil doon, inamin ni Tiyo Caloy na nakinig siya sa pag-uusap ni na Lolo. Subalit kahit na ganoon, hindi niya alam kung ano ang siyang ibig iparating ng matandang iyon. Ano ba ang totoong pake niya, Lolo? Nang mga sandaling iyon, nakitaan ni Tiyo Caloy ng pagkabahala ang mga mata ni Lolo Roman. Sa kadahilan ng iyon, tinanong niya iyon kung ano ang problema. Ayaw pa sanang sabihin ni Lolo. Pero nagawa siyang pilitin ni Tiyo upang sabihin kung ano ang kanyang iniisip. Sige mo. Siya ang sinasabi kong kaibigan kong aswang. Minsan, maayos naman ang takbo ng utak noon. Subalit, minsan parang di na kayang maarok at di mawari kung ano ang kanyang binabalak. Wika ni Lolo Roman. Napailing si Tiyo Caloy. Alam niyang seryoso na rin si Lolo. Kaya, napatanong siya rito. Elo, ano ang gagawin natin? Hindi natin dapat hayaan ang aswang na iyon sa kung ano man ang nais niyang gawin. Kaibigan ko iyon at ayaw kong masaktan siya o may mangyaring masama sa kanya. Subalit, kung sasaktan niya ang aking kadugo, iyon ang di ko papayagan. Sabi ni Lolo, magkakamatayan muna kaming dalawa. Sinabi ni Lolo kung ano ang kanyang binabalak. Sumang-ayon naman doon si Tiyo Caloy. Kaya, naghanda sila para sa posibleng gagawin ng aswang na iyon. Alam kasi nilang aatake iyon. Base na rin sa kanyang galaw.
Alam kong naaamoy niya ang iyong presensya. Kaya, hindi tayo dapat makampante. Sabi ni Lolo Roman. Noong mga sandaling iyon, naghanda sila. Nag-ipon sila ng mga tuyong tao ng niyog at saka inilagay iyon sa paligid ng kanilang bahay. Naghanap din sila ng goma na kanilang susunukin para di makalapit ang tuluyan ng aswang. Noong magawa nila iyon, kumuha si Lolo Roman ng mga bagay na makabuhay. Inilagay niya iyon sa mga bintana at sa kapintuan. Para saan ba yan, Lolo? Tanong ni Tio Caloy sa kanyang abuelo. Hindi naman nag-atubili si Lolo na sagutin ang naging tanong ni Tio Caloy. Isa ito sa mabisang pangontra sa aswang. Ang pait kasi nito. Kaya inaayawan nila. Tugon ni Lolo. Napatawa na lang si Tio Caloy at saka tinulungan ng kanyang abuelo sa paglalagay noon sa bintana. Bago mag-alas 3 ng tanghali, natapos na nila ang kanilang inihandang panlaban sa aswang. Noong mga panahong iyon, sinabihan ni Lolo si Tio Caloy na maliko. Maligo ka, Caloy, para di ka maamoy ng aswang na iyon. Lagyan mo na rin ng asin ang tubig na pampaligo mo. Hindi naman nag-atubili si Tio Caloy na sundin ang sinabing iyon ng kanyang lolo. Naligo nga siya at saka nilagyan niya iyon ng asin. Kinagabihan, alas 6:30 pa lang, kumain na silang dalawa. Ayon kay Lolo Roman, mas mainam ng ganon para di sila malagay sa alanganin kung babalik ang aswang na iyon at saka susugurin sila. Tingnan na lang natin kung kayang lumapit sa bahay natin, sabi ni Lolo. Pero alam ko si Gimo, hahanap siya ng paraan para makalapit dito at di yun basta-bastang nasisintak. Hindi kagaya ng aswang noong nagdaang gabi. Wika ni Lolo Roman. Pagkatapos nilang kumain, napagpasya nilang patayin na ang gasera. Nahiga silang dalawa at saka nagmadyag sa paligid. Magiging kampante na sana silang dalawa dahil kahit ilang oras nang nagdaan ay wala pa rin aswang. Subalit, noong dinadalaw na sila ng antok, may naulinigan silang pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay. Baka iyan na ang aswang, Lo, sabi ni Tio Caloy sa kanyang abuelo. Magmatsyag na lang muna tayo para malaman natin. Walang ano-ano, may narinig silang pagtawag sa labas. Roman! Roman! Nang marinig ni Tio ang boses na iyon, agad siyang kinabahan. Pamilyar kasi sa kanya ang boses na iyon. Walang hiyang gimo iyan, sabi naman ni Lolo Roman. Hindi na muna sila umimik. Hinintay nila ang kung anumang gagawin ni Gimo. Alam nilang mahihirapan iyon sa paglapit sa bahay nila. Tawag iyon ng tawag. Subalit, paglipas ng ilang minuto, naalarma sila nang makarinig sila ng pagkatok sa pinto. Sinasabayan pa iyon ng pagtawag ng matanda. Hayaan na lang natin iyan at nang malaman natin kung ano ang kanyang gagawin. Sabi ni Lolo kay Tio Caloy. Tanging pagtango na lang ang ginawa ni Tio at saka nagmatsyag sa paligid. Ilang saglit pa, parang palakas ang pagkatok na iyon. Kaya, nabahala na si Tio Caloy. Ano ba yung ginagawa mo, Gimo? Hindi na maganda yan. Galit na wika ni Lolo Roman. Noong mga sandaling iyon, natigilan si Gimo. Hindi na siya tumawag doon. At saka di na rin siya kumakatok. Napailing na lamang si Tio at saka napabuntong hininga. Huwag tayong maging kampante. Nasa paligid lang iyan. At saka nagkahanap ng bahagi kung saan siya po pwedeng lumusot. Seryosong wika ni Lolo. Makalipas ang ilang saglit, pareho sina Lolo Roman at Tio Caloy na nagulat noong may kung anong lumapag sa bubungan. Nawari nilang hindi iyon hayop o kung anumang bagay na nahulog. Aswang iyan, maghintay ka at may huhuning tiktik, sabi ni Lolo Roman. Napatawa naman si Tio Caloy sa kanya. Walang ano-ano, napatakip iyon ang kanyang ilong dahil sa nakakasulasok na amoy na umaalingasaw sa paligid. Lolo, ano ba yan? Bakit pa sobrang baho? Tanong ni Tio Caloy. Palatandaan iyan na may aswang sa paligid. Pagkawika ni Lolo ng mga katagang iyon,
saktong mayroong humuning tiktik. Tingnan mo nga iyang aswang. Kahit na may pangontra na sa paligid, nagawa pa rin lumapit dito. Noong mga panahong iyon, humangon si Lolo Roman at saka kinuhang kanyang itak. Ibinigay niya rin ang karit kay Tiyo Caloy. Dito ka lang at pababa muna ako. Aalamin ko kung saan ang aswang at saka sisindihan ko ang mga naipon nating tiyong dahon ng nihog sa kaguma. Napatawa na lang si Tiyo Caloy sa sinabing iyon ng kanyang abuelo. Kaibigan kita. Kaibigan mo ko. Pero bakit ganyan ka? Dahil ba alam mo na may kakayahan ka na di namin kaya? Iyon ang saktong sinabi ni Lolo sa aswang. Nagpalinga-linga siya hanggang sa maaninag niya yung nakasampa sa ibabaw ng bubong. Humuhuni pa iyon ng mahina. Kaya nawari niyang iyon nga ang aswang. Akala ko ba ay kaibigan kita? Bakit mo parang naisaktan ng aking apo? Hindi sumagot ang aswang. Sa halip, umangi lang iyon at sa kapilit na kinuskos ang bubong ng bahay nila. Dahil sa ginawa ng aswang, nataranta na rin si Tiyo Caloy. Dali-dali siyang bumaba at saka lumapit kay Lolo Roman. Bakit ka lumabas? Tanong ni Lolo Rito. Natatakot ako sa loob, lo. Baka mamaya ay pasukin ako niyan. Napatitig na rin si Tiyo Caloy sa bubong kung saan nakasampa ang aswang. At nagulat siya noon nang makita niya ang dalawang nagpapagang mga mata. Ngayon, Kimo, ito na ang aking apo. Sige, kung talagang balak mong kunin ito, lumapit ka. Pero sinisiguro ko sa iyong dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Sigaw ni Lolo Roman sa aswang na patuloy pa rin sa pag-angil noon. Kahit nakakaramdam ng kaba si Tiyo Caloy, hindi niya iyon pinakita o pinaramdam kay Lolo Roman. Tumayo ang aswang sa bubungan nila. Sa di nila inaasahang pagkakataon, nagwika ang aswang. Roman, magkaibigan naman tayo. Ibigay mo na lang sa akin iyang apo mo. Karalkal na sabi ng aswang. Magkakamatayan muna tayo. Hayop ka, Gimo! Sigaw ni Lolo. Noong mga panahong iyon, bumulong si Lolo Roman kay Tiho na maghanda siya dahil aatakihin sila ng aswang. Inihanda nga ni Tiyo ang dala niyang karit. Naghanda na rin siya upang humakbang paatras kung sakali. Sa isang pagkisap ng kanilang mga mata, lumundag ang aswang at lumapag iyon sa kanilang harapan. Kaibigan kita, Roman. Pero kung di mo ibibigay ang apo mo, pati ikaw ay idadamay ko. Umiling si Lolo sa winikang iyon ng aswang. Hindi, Gimo, magkakamatayan muna tayo. Pagwika ni Lolo ng mga salitang iyon, tinagka niya ang aswang. Subalit, mabilis itong nakailag. Noong mga panahong iyon, napagikik ang aswang. Kapag di ka aalis, alam mo na siguro kung ano ang mangyayari sa iyo rito. Sabi ni Lolo Roman, sabay titig sa kanilang palikid. Patuloy pa rin kasi sa pag-usok ang sigang kanilang ginawa at may mga goma na ring sinunog doon. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako aalis rito hanggat di ko nakukuha ang batang iyan. Wika pa ng aswang. Napailing si Lolo. Alam niyang nagmamatigas ang aswang dahil pati ditong hindi siya gaanong maapektuhan ng mga pangontra. Kahit na di gaanong tumatalab ang mga inilagay kong pangontra, ay alalahanin mong kilala kita at alam ko kung saan ang bahay mo. Seryosong wika ni Lolo Roman. Saglit na natigilan ng aswang, umihip kasi ang hangin at kumalat palalong usok sa palikid. Nang mga sandaling iyon, walang pag-aalin lang ang tinagka ni Lolo Roman ang aswang na iyon. Tinamaan ang nilalang sa kanyang braso at nagkaroon siya ng sugat. Iyan ang dapat sa mga kagaya mo. Kahit nakakilala mo at mismong kaibigan mo, ay kaganyanin mo pa? Sigaw ni Lolo. Tumitig ng mabalasik ang aswang sa kanila. Walang ano-ano, umangil iyon at nilundugan niya si Lolo. Mabilis namang napaatras si Lolo Roman at saka sumigaw kay Tiyo Caloy. Caloy, ang karit mo! Karitin mo ang batok ng aswang! Sakto namang di nakaharap kay Tiyo Caloy ang aswang, kaya mabilis siyang nakalapit doon.
noong akma na sana niyang kakaritin ng batok ng aswang, bigla yung napalingon sa kanya. Ang bango talaga ng mga bagong salta sa lugar na ito. Nakakatakamang karni niyo. Wika ng aswang. Sa sobrang takot na nararamdaman ni Tio Caloy, napaihi siya sa kanyang salungal. Napatras siya at saka napasigaw kay Lolo. Tali-tali namang lumapit si Lolo Roman sa aswang at saka sinipa iyon. Nawala ng balanse ang aswang at nabuwal iyon. Caloy, umatras ka! Saktong pagkasigaw ni Lolo ng mga katagang iyon, biglang nagpalit ang anyo ang aswang. Mula sa isang itim na nilalang, naging tambuhalang aso iyon na may napakahabang nguso. Subalit, wala iyong buntot. Tumayo iyon at umangil habang nakaharap kay Tio Caloy. Agad namang pumagit na si Lolo Roman. Inihanda niya ang kanyang itak at saka nagwika. Sige, umatake ka at kapag ka nasugatan kita, bukas na bukas din, bibisitahin kita. Nang mga panahong iyon, saglit na natigilan ang aswang. Tila napaisip siya. Subalit, makalipas ang ilang sandali, umangil iyon. Lalong nagbaga ang kanyang mga mata. Dali-dali iyong kumalaw nang papalapit kina Lolo Roman. Kaya, walang pagdadalawang isip na sinalubong iyon ni Lolo ng kanyang itak. Saktong pagkalapit na pagkalapit ang aswang sa kanila, tinaga iyon ni Lolo. Tinamaan ang nilalang sa ulo. Kaya, agad din iyong natigilan. Napako sa kanyang kinatatayuan ang aswang. At dahil doon, sinipa siya ni Lolo. Sa ikalawang pagkakataon, nabuwal ang aswang. Tinitigan ni Lolo ng mabuti iyon. At napailing siya nang makitang malaki ang naging sugat ng aswang sa ulo. Swerte mo na lang kung mabubuhay ka pa dahil sa sugat na iyan, sabi ni Lolo. Tiningnan din iyon ni Tio Caloy at nanlamig ang kanyang katawan noong makita niya ang maraming dukong nagmumula sa sugat. Patay na ba ito, Lolo? Tanong ni Tio Caloy. Buhay pa yan. Baka nagpapatay-patayin lang, sabi ni Lolo. Noong mga panahong iyon, napaupo si Lolo malapit sa aswang. Tiningnan niya iyon ng maiki at napailing na lang noong makita niyang sugat. Iyan ang napapala ng mga kaibigang hindi maawat, sabi ni Lolo. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Lolo Roman na umungol si Gimo. Dahil doon, sinubukan niyang buhatin ang aswang. Laking kulat na lang niya noong magpalit anyo iyon sa pagiging isang tao. Tama nga ako. Ikaw nga, Gimo, pulalas ni Lolo. Pinuhat na ni Lolo ang kanyang kaibigan at saka pinilit niyang makahakbang. Dahil nakita ni Tio Caloy na nahihirapan ng kanyang apelo. Nagpasya siyang tulungan iyon. Pinuhat nila si Gimo at saka dinala sa kasukalan. Dito natin ito iiwan. Kukunin lang ito ng kanyang kapamilya, sabi ni Lolo. Agad niyang niyaya si Tio Caloy na umuwi sa kanyang bahay. Pag-uwi nila, sinabi ni Lolo kay Tio na bukas din, pupuntahan niya si Gimo upang bisitahin. Napakunotoan naman si Tio Caloy, kaya napatanong siya. Bakit mo naman gagawin iyon, Lo? Napangiti ang matanda sa kanya, at saka malumanay na nagwika. Kaibigan ko iyon, Caloy. Kinabukasan nga, pagising ni Lolo, agad siyang pumunta sa bahay ni Nagimo. Pagdating niya roon, ay tumawag siya. Subalit, walang sumasagot. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya si Lolong pumasok na lang sa bahay na iyon at saka alamin kung naroon si Gimo. Mukhang nandito lang iyon. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, tumambad agad sa kanyang nakaigang si Gimo. Kulat na kulat pa iyon nang makita si Lolong naroon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat pang pumunta sa bahay ko. Tarantang wika ni Gimo. Napatawa lang si Lolo at saka seryosong nagwika. Alam mo ba kung bakit ako pumunta rito? Kaibigan kasi kita, sabi niya. Namulagat ang mga mata ni Gimo. Itinaboy pa niya si Lolo Roman. Pero baliwala lang iyon kay Lolo. Mamamatay ka sa ayaw at sa gusto mo. Nagawa kitang sulangin dito. At iyan ang pagkakamali mo, kaibigan. Pagwika ni Lolo ng mga katagang iyon, dali-dali siyang umalis sa bahay ni Gimo.
alam niyang hindi iyon magtatagal at mamamatay na dahil nagawa niyang sulangin ng aswang. Kaya hindi na noon magagamot pang kanyang sarili. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Hello my loves! Favor naman po, huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Maraming salamat po!